Magandang araw mga kasosyo. Gawa na naman po tayo ng pera ngayon sa pamamagitan ng Pichi Pichi. So meron po ako dito ang kamuting kahoy na hilaw. So magsisimula po tayo sa 1 kilo lamang. Okay, para naman kahit papano ay kitang-kita natin kung magkano yung kikitain natin dito. So make sure lang po sa pagbili niyo po neto dapat sakto po yung timbangan. Kasi yung mga sukat po natin na kunyari tubig, yung asukat ay para sa 1 kilo lamang po. Gagamit din po tayo ng lye water o yung tinatawag nating lihiya. So ang purpose po ng lihiya ay ito po ay pampakunat. Pampakunat lang po ng kamuting kahoy, hindi ng tao. Okay? So ito po ang isang bote po neto na maliit ay 20 pesos lamang. Pero hindi naman po natin ito uubusin. Dahil po ang gagamitin lang po natin dito ay 2 kalahating teaspoon lamang. Gagamit tayo ng asukal. So hindi ko po ito uubusin. 300 grams lang po ang ating asukal. At gagamit din po tayo ng mga food color para medyo attractive po ang ating pichi-pichi. Gagamit po tayo ng iba-ibang kulay. Pero nasa sa inyo po kung gusto nyo pong gumamit ng yung food color at the same time may flavor na din. Medyo mahal po yun. Yung galon na tubuko pandan, so medyo may halaga po ito. Wala lang po kasi akong food color na green na powder, kaya mag-liquid muna tayo ngayon. At gagamit po tayo dito ng mga molde. So may malaki po ako at may maliit. Yan, so gagamit po lahat. Binabad ko muna po siya sa tubig kasi hindi na po tayo magbabanya o mag-grease dito. Hindi na po tayo maglalagay ng oil or kung ano. So, sa tubig lang po siya. Kababad. And then, ito po, nabili ko po ito sa halagang 27 pesos. Tawag po dito ay coated paper plate. 27 pesos po ang bili ko po neto. At ang laman po neto ay 45 na piraso. Wala pa po siyang piso. Nasa 0.6 po siya. Wala po kayong tiwala sa akin, ay bibilangin po natin siya isa-isa mga kasosyo. Pasensya na kayo at mabilis po talaga akong magbilang. Okay, so 45 pieces po siya mga kasosyo. At meron din po ako dito na styro na itong maliit na pahaba. Ang bili ko po naman dito ay 80 pesos pero 100 po ang laman ng isang pack na ito. So kung kwentahan po natin, ang isang piraso po ay wala rin piso. Nasa 0.80 cents. Parang ganun. 80 cents ang isang piraso. So, pwede po ito sa kutsinta, sa pichi-pichi. Magagamit pa po natin ito sa mga susunod po nating mga recipe. At syempre, yung mga medyo maarte po. Hindi naman, yung mga pang ano lang po, mga tawag dito, yung mga high-end na gusto ay talagang yung packaging ay swak na swak. So, ito po yung binili ko. Gagamitin natin. Ito mga kasosyo, ang bili ko po dito ay 4 pesos ang isa. So at least presentable siya. At kailangan natin ng cling wrap. Kung wala po kayong cling wrap, plastic na lang po na transparent, pang ano lang po sa mga pantakip sa ating paninda para hindi siya maalikabukan lang amin. So ito po yung gagamitin natin na pang cover, pantakip sa ating mga container, mga lalagyan. At syempre itong dahon, may tira-tira pa po akong dahon dito. So ilalagay natin ito parang pangsapin. So magsimula na po tayo, magbabalat po tayo muna ng ating kamuting kahoy. So make sure po mga kasosyo na yung kamuting kahoy niyo po ay kailangan bago. Unang-una, kailangan bago siya. Pangalawa, hindi siya maitim kasi may kamuting kahoy na medyo maitim. And then dapat sakto ang timbang kasi kung hindi, yung sukat natin na tubig kasi pang 1 kilo yon. So, kung kulang ay sobrang malambot naman po ang ating pichi-pichi. So, kailangan sakto po talagang 1 kilo ang ating kamuting kahoy na gagamitin. Okay? So, atin po itong babalatan at hugasan pagkatapos balatan. Yan, pag nahugasan na po ang ating kamuting kahoy, ay ito na at magagadgad na po tayo. Ang gagamitin ko lang po ay itong pang gadgad ng keso or grater ng cheese. So, ganito lang, napakadali lang naman. Palambot lang naman ang ating kamuting kahoy, so napakadaling gadgarin ng ating kamuting kahoy. So, ito na, nagagad na po natin. Gawin po natin dito ay pipigaan po natin ito. Pero, wag naman pong ubusin ang katas. Kasi po,
mawawalan na yung tunay na lasa ng ating kamuting kahoy. Kailangan, so kumbaga sa 100% na katas, tanggalin po natin yung mga 70%, tapos itira natin yung mga 30% na katas. Huwag nyo naman pong masyadong pigain. So next step, ay atin po itong pipigaan na. So gagamit po ako dito ng ganitong tela. So sa ganitong medyo may butas-butas ng konti. Kung maiba po kayong pwedeng magamit, na kung wala kayong ganito, basta hindi po gaanong masinsin yung tela, pwede na po yan, pigaan lang. Pwede naman pong salaan, alilayan nyo lang po kasi baka matanggalin mo ang gilid-gilid. Salaan na lang po gamitin. Ayan, pero may katas-katas pa rin siya. Step na gagawin natin ay tutunawin po natin ang ating 300 grams na sugar sa 4.5 cups ng tubig. Yung mga nagne-negosyo, mga kasosyo, kailangan po talaga meron tayong ganitong mga cups kasi magagamit natin to sa iba pa nating mga recipe. Mura lang naman po ito eh. Kapag bumili po kayo nito, package na po ito ng may teaspoons, mga tablespoons na package na po yan. Mura lang siya, mga 100 plus lang po yan. Mawala pa. So, maglalagay tayo ng asin, 1/2 teaspoon. Tsaka yung lihiya po, ito po yung pampakunat po natin. So, 2.5 teaspoon naman po ang ilalagay natin. So, haluin lang po natin ito hanggang sa wala na tayong na-feel na asukal. Halina po natin yung ating ginandit na kamuting kahoy. So, haluin lang po natin ito para kasi may mga buo-buo pa. Ayan, okay na. So, ngayon naman po, mga kasosyo, ay atin naman po itong lalagyan ng kulay. Kaya naman po ako naglalagay ng kulay kasi medyo attractive siya. At least mapapakain natin yung mga bata. Hindi nila alam yung kinakain nila ay kamuting kahoy na pala. So, pero kung gusto niyo po na walang kulay, wala lang pong kulay. Maglalagay po tayo dito ng, since wala akong food color na green, lalagay po tayo ng, tansyahin nyo na lang po mga kasosyo kung ang ilalagay nyo ay medyo matingkad. Matingkad yung kulay. Kung gusto nyo naman ay light lang. Pero advice ko po ay, kung hindi naman po kayo gagamit ng flavor na liquid, food color na lang. Kasi medyo mahal nga po yung liquid tsaka yung may flavor niya. So, ito po kasing powder. Ayan, konting-konti lang. Talagang maano na siya, makulay na po siya. So, adjust nyo po kung gusto nyo medyo matingkad ng konti o medyo light na. Dagdagan nyo. So, ito okay na po sa akin to. And then, maglalagay ko ng food color na strawberry red. Na food color. So, kung gusto nyo naman po ng color pink, medyo light lang yon. At red naman, dagdagan nyo. Okay, at ito naman po, as is na ganito lang siya. Wala siyang kulay. So, bago po tayo magsalin sa ating mga molde, magpainit na tayo ng tubig para sa pag-i-steam natin, para mamaya ready na tayo. Maglalagay na tayo ng mga molde sa ating steamer. Lalagay ko muna po ito lahat. So, pansinin nyo po, wala po ako nilagay na oil or grease sa ating molde. Binabad ko lang siya sa tubig. Hindi naman po siya madikit mamaya pag tinanggal natin. So, magsasali na po tayo. So, 2 teaspoon po ang ilalagay ko sa isang molde. Maganda po itong negosyo mga kasosyo kasi alam niyo po ba na ang kita po dito ay doble. Okay? So, kung ang kuhunan nyo ay 100, ikita po kayo ng
100 din. So, gagamitin po tayo siyempre ng maliliit na molde. So, ayan po, kumukulo na po ang ating tubig. So, isasala na po natin ang ating first batch. So, i-steam po natin ito mga kasosyo ng 25 to 30 minutes. Depende na lang po sa lakas ng apoy nyo. So, check nyo na lang po from time to time ng toothpick kung luto na siya. Hindi na po ako maglalagay ng tela sa takip natin kasi hindi naman po ganun kasela ng ating pichi-pichi, hindi kagaya ng puto or kuchinta. So, saglit lang naman pong pakuloyin ang ating steam ang ating pichi-pichi. So, steam po natin ito ng mga 20 to 25 minutes. Depende po sa lakas ng apoy nyo. So, check nyo na lang po from time to time ng toothpick kung luto na siya. So, and then after 20 minutes ng aking pag-steam sa kanya, ito na po siya. I-check na po natin siya ng toothpick. So, ayaw, wala na pong dumikit sa ating toothpick. So, ito po ay palalamigin po natin. Nahanguin natin kasi meron pa po tayong second batch, yung mga maliliit natin na molde. Yun naman po yung ipapalit natin. So, bali po mga kasosyo, ganun pa rin po yung gagawin natin proseso. I-steam natin ito. So, ito pong maliliit po na molde, mas mabilis po siyang maluto. Siguro po naman nasa 10 minutes lang po ito, nasa 10 to 15 minutes. Kasi hindi naman po siya ganun kakapal. So, ayan, luto na siya. So, palamigin na po natin silang lahat. And then after, may medyo hindi na sila mainit, saka natin po ito i-rare pack. So, eto na po, nakagawa po tayo lahat ng 20 na maliliit or 20 pieces na maliliit. And then, nakagawa rin po tayo ng malalaki na nasa 30 peraso. So, ang gagawin naman po natin ngayon, mga kasosyo, ay atin po itong i-roll sa ating ginagad na nyog or kinayod na nyog. Pwede naman po kayong gumamit ng cheese. Kung gusto nyo, yan po yung ipang-top nyo po sa inyong pichi-pichi. Pero ako po ito ginamit ko ay kinayod na nyog. Aside sa ito po ay medyo mura na. Pero kung gagamit po kayo ng keso or ng cheese, kailangan po i-adjust nyo po yung presyo ng ibibenta nyo. So yung pichi-pichi po natin ay malambot na. So tama lang po yan na ganyang ano po, ganyang texture. So atin po itong ire-repack dito at atin po itong ire-repack sa ating styro. So apat pong inalagay ko, apat na malaki po 'yan. Ang benta, 'yan. So mga kasosyo, ang benta ko po dito ay 20 pesos, apat na piraso. At dito naman po sa isang lalagay-lagayan natin, maglalagay lang po tayo dito ng dahon sa ilalim para medyo presentable yung ating paninda. Ang benta ko po dito mga kasosyo ay 35 pesos or 300. So ang ilalagay po natin ay 6 na piraso. So, ano pong ilalagay natin dito sa halagang 35 pesos? Pwede na mga kasosyo. So, try naman po natin maglagay sa ating coated na paper plate. So, apat din pong ilalagay natin dito mga kasosyo. Ang benta po dito ay 20 pesos. Kung ganito po ang ipipindan nyo mga kasosyo, sa tingin nyo po ay medyo alanganin sa oras, mga ganong factor. Huwag nyo na lang po sigurong lalagyan muna ng kinayod na nyog. Ihiwalay nyo na lang sa plastic. Kasi ito po ako, diretso na to sa paninda. Pero kung i-stack nyo po siya sa ref, ang gawin nyo po ay huwag nyo muna po siyang i-coat or pagulungin sa kinayod na nyog. Ang gawin nyo po ay ilagay nyo lang siya sa plastic. Tapos,
at least kasama pa rin po siya dun sa packaging nyo. Pero huwag nyo pong ihalo yung milk. Hiwalay po yung ating tinayod na nyo. So, at least nakaref lang po siya. Hindi siya mapapanis kagad. So, isunod naman po natin yung ating maliliit. Maliliit na nasa molde. So, lalagay po natin siya dito sa ating coated na paper plate. Maglalagay po tayo dito ng 6 na piraso. So, 6 na piraso sa halagang 20 pesos din. So, ito po, kung wala po kayong cling wrap, pwede po kayong gumamit ng plastic o mas maliit pa dito na plastic. Yun po yung ating gagawin pang cover lang sa ating paninda para hindi siya nilalangaw or naalikabukan. Kung may cling wrap naman po kayo na kagaya po neto, ito mga kasosyo, ganito na lang po yung gamitin natin. Medyo presentable siya. Ganyan lang siya kadaling gawin. So, ito po lahat ng ating nagawa mga kasosyo. So, sa halagang ito po 20 pesos po ang isang balot niyan. So, nakagawa po tayo ng 4, 5, so nakagawa po tayo ng 5, and then eto 20 pesos din po siya, nakagawa tayo ng 2. So ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 2 po na tag 35 pesos. So all in all, 110 pesos. Okay, so ito po yung lahat ng nagawa po natin. So 1 kilo lang po ito mga kasosyo. So, at mga kasosyo, ito na po ang ating listahan ng mga sangkap. So, 1 kilong kamuting kahoy or kasaba ay 30 pesos per kilo. So, 1 kilo po yung ginamit natin. 300 grams sugar, 20 pesos. Food color, 2 pesos. Lye water or yung hihiya ay 2 pesos. Yung packaging na ginamit natin ay 13 pesos. LPG ay 15 pesos. Siyempre, hindi siya maluluto kung walang LPG. Mas makatipid kayo kung panggatong. So, kinayod na nyo, 20 pesos. So, all in all po, 102 pesos po ang puhunan po natin. At syempre, ang kita naman po natin dito. Ay! Sa 1 kilo ng kamuting kahoy lang. Okay, so mga kasosyo, sana po nakatulong po ako sa inyong mga nanay, sa ating mga walang trabaho ngayon. Okay, mga kasosyo, so, abangan nyo pa po yung mga susunod ko pa na mga recipe na pang negosyo. Sana po nakatulong po ito sa ating lahat. So, good luck po sa inyo sa pagsisimula nyo po ng inyong pangkabuhayang negosyo. So, hanggang sa susunod mga kasosyo!